aking channel. Salamat sa Diyos muli sa panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong videos. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa relay. Ano nga ba ang relay? Saan ba ito ginagamit? At paano ba ay wiring ang relay? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa akin channel at pindutin mo na yung notification bell para lagi kang ma-notify kung mayroon tayong ina-upload ng mga panibagong videos. So, subscribe! umpisahan natin. Kick. Yun mga bro, nandito na tayo. So, ano nga ba yung relay? So, ang ibig sabihin ng relay, ang sabi, an electrical coil switch that uses a small current to control a much larger current. So, ang relay daw po, nagko-control siya ng larger current. So, yun ang ibig sabihin ng relay. So, para mapamilyar ka sa relay, meron akong 4 pins na relay dito. Yan ang itsura ng relay. So, ito pong relay ay normally, kaso nagasgas na eh, kaya hindi natin nakita eh. Pero ito po ay normally closed. Ay tama, normally closed. So kung nakikita nyo, may numbering dyan. Yung 87, 30, 86, tsaka 85. So ang trigger nya dyan, ang ay 86, tsaka 85. So pag once na sinuplayan mo yung 86, tsaka 85, nagkakaroon ng contact ang 87 tsaka 30. Yan ang itsura ng relays. Mayroon po yung coil sa loob. Yan. 4 pins yan, no? Kita nyo. Hindi lang kita yung number niya. 86, 85, 30, tsaka 87. So marami pong klase ng relay. Mayroong 4 pins, may 5 pins, may 6 pins. Mayroong normally closed, tsaka normally open. So, ito ay normally open. Normally open pala siya. So, pag once na nagkaroon lang ng contact yung ay na-trigger yung 85 tsaka 86, saka lang nagkakaroon yung 87 tsaka 30. So, para mas maintindihan nyo, i-drawing natin yan. So, halimbawa, ito yung relay mo. Halimbawa, ito yung relay mo. Ayan ang relay mo. Ay, pangit. So, meron yang 85, 86. Ano ba yun? 85, 86, 87, at 30. So, ganun ang biring niya. So, 4 pins na relay ito. So, pag once na nagkaroon ng contact ito, itong dalawa, nagkakaroon, ito wala muna siyang contact. Nagkakaroon lang siya ng contact pag nag-trigger yung 85 to 86, saka ito nagko-connect ang dalawa. Gets mo? So, ganun lang po yung kasimple. Para mas maintindihan nyo. So, halimbawa, meron kayong panggagamitan na busina. Halimbawa, busina. Halimbawa, buray natin. So, halimbawa, ito yung battery. Halimbawa, ito yung battery nyo. So, ito yung busina nyo. Ito yung busina nyo. So, ito yung busina nyo. So, may dalawang terminal yung busina. At mayroon ding stock na switch yung busina. Halimbawa, ito yung switch nyo yung dalawa. Ito yung switch nyo yung dalawa. Ito yung switch. So, ang gagawin nyo lang dyan, ito yung relay mo. Ito yung mga terminal nya. 85, 86, 87, at 30. So, yan. Yan ang relay. O, paano natin ikakabit dyan? So, yung sabi ko sa inyo, pag once nagkaroon ng supply itong 85 tsaka 86,
nagtitrigger siya at nagkakaroon yung 87 at 30. So, ang connection nito, halimbawa, ito yung switch mo, ito yung busina, at may apat na terminal yan. Ito yung battery. No, battery. Battery. At positive, halimbawa, ito yung positive, ito yung negative. Positive, negative. So, itong 87, idedirekta nyo to sa battery, of course. Sa battery. Halimbawa, sa battery yan. Yung 85, pwede rin siyang direkta sa, halimbawa, sa switch. Halimbawa, ito yung switch. Halimbawa, ito yung switch. Yan. So, ganon. Nasusundan nyo ba? Yan. So, itong switch ay dito muna tayo. So, ito, yung positive ng horn, nakakabit siya sa 30. Kabit siya sa 30. At saka yung 86, automatic ground yun. Ito, grounding din yun. Body ground na tinatawag. Body ground. Oh. Tapos, itong switch nyo, sa positive pa rin. Ganun lang po ang pag-wiring ng relay. Tsaka itong ground, sa ground siya. So, paano ba yon? So, pag once na pinindot nyo ang switch, magti-trigger yung 85 tsaka 86, so magkakaroon ng contact ang busina. Naintindihan nyo ba? Ulitin natin para mas maliwanag. Example lang po ito. Pero kung mayroon kayong stock horn, 'di ba sa motor mayroon na talagang busina. Ang gagawin nyo lang sa busina, halimbawa 85 86 87 30 at 87. So, ganon. Ang gawin nyo sa businang stock, yung terminal ng busina, dito nyo ikabit sa 86, tsaka sa 85. Ito ay stock horn. Dito nyo ikakabit yung stock horn. Huwag nyo nang galawin, huwag na kayong gagalaw. Stock horn nyo lang ikabit ito. Tapos, ito, yung 30, idirit nyo nyo sa battery. Positive ng battery. So, battery sa positive. Tsaka itong 87, sa busina, pwede rin sa ilaw. Kung saan nyo gustong magkabit ng relay. Halimbawa, sa ilaw. Kasi, ang advantage kasi, pag may relay, nadodoble, nalalakasan. Kasi, ang ibig parang kumukuha siya, direkta na sa battery. So, hindi na siya dumadaan sa ibang accessories. Yan kasing busina tsaka mga ilaw, bago makarating yan dyan, mayroon mga dinaanan yan. So, marami sila. Ang kaibahan, pag may once na mayroong relay, parang direkta siyang kumukuha sa battery. Kaya, mas malakas siya. So, ganun lang po yun. 4 pins na relay. Madali lang po. 4 pins na relay. So, mayroon naman kayong may encounter na relay. Halimbawa, 5 pins. 5 pins yan. Halimbawa, ito yung relay. So, ito yung 85. Ito yung 86. Ito yung 30. Pag 5 pins, ganito po ang itsura niya. 87 at 87A. Ayan po yung numbering ng relay na 5 pins. So, ganun din po yan. Ang function ng 4 pins, halos pares lang. Kaso ito, itong 30 tsaka 87, yan po ay normally closed. Ibig sabihin, kahit hindi pa nagtitrigger itong 85 tsaka 86, hindi nyo pa sinusuplayan, so mayroon na po siyang contact yung dalawa. Mayroon na contact yung dalawa. Ngayon, pag once na sinuplayan nyo yung 86 tsaka 85, nag-trigger silang dalawa, namamatay itong 87 at nalilipat doon sa
87A. So, ganun lang po ang nangyayari dyan. Parang, halimbawa, bigyan ko kayo ng sample. So, halimbawa, ito, kabit mo sa, ito, halimbawa, may switch ka dito. Halimbawa, may switch ka dyan. Ito, understood, nasa body ground dyan. Halimbawa, may dalawa kang ilaw. Halimbawa, ito, busina. Halimbawa, busina. Halimbawa, itong 87 mo, ilaw. Halimbawa, ilaw yan. Yung 87, ito. Halimbawa, ito yung busina. Yan. Siyempre, yan, body ground yan lagi. Body ground. Ito, direkta sa, yung 30, basta lang tandaan nyo lagi, yung 30, direkta yan lagi sa positive ng battery. So, battery. Positive. Yung 30. So, paano ngayon yan? So, kung makikita nyo, pag mas napin, ito, sa ganitong wiring, ito, may umiilaw na dito. Alin yun? O, sundan nyo yung 30. Yung 30, naka-normally close. O, 87. So, ibig sabihin, ito, nagkakaroon siya ng ilaw. Ito, automatic may ilaw to. Yung 87. Ngayon, pag once na pinindot nyo to, yung switch, magkakaroon ng trigger yung 85 at 86, mawawala ng supply yung 87 at malilipat doon sa 87A. At mamamatay itong ilaw at bubusina. So, ganun po yung parang ano lang, kung familiar kayo sa three-way switch, parang ganun lang siya, dalawa. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo. Pero kung mayroon kayong gustong itanong, i-comment nyo lang sa baba at sasagutin natin yan. Yun lang, salamat. So, yun, ganun lang po yung pag-wiring ng relay. Madali lang siya. Medyo nakakalalito lang, pero pag once naintindihan mo na yung mga function niya, yung normally closed, yung normally open na tinatawag, tsaka yung mga numbering niya, kasi may numbering yung kung natatanda nyo, mayroon mga number yun eh. So, ganun lang po. Thanks for watching at God bless.